Nakabalik lamang ng anak ni Rufa Gutierrez na si Lorraine Bigtas sa Amerika, pero agad itong sinalubong ng mga isyu dahil na rin di umano sa ginawang pang-islam nito sa kanyang mga kapwa Pilipino sa Amerika. Sumabog ang unang balita na ito nang mag-post ang ina sa mga kababayan natin sa Amerika na nakasalamuha at nakasalubong raw ng panganay na anak ng actress beauty queen na si Rufa Gutierrez. Agad raw itong kumalat ang isyong ito dito sa Pilipinas na agad namang kinagat ng mga Marites, lalong-lalo na sa mga bashers ng mga membro ng Gutierrez family. Hindi raw nagustuhan ng makababayan natin sa Amerika ang ginawa na ito ni Lorraine Bigtas. Dahil sa airport pa lamang daw, hindi na niya binigyan ng pansin ang ilan sa mga kababayan natin na nakakilala sa kanya bilang anak ng actress beauty queen na si Rufa Gutierrez. Hindi makaila na meron na rin di umanong mga kababayan natin sa Amerika noon ang nagsasabi na medyo hindi raw talaga palabati itong si Lorraine, at may nagsasabing hindi rin daw ito mahilig magpakuha ng mga litrato sa mga taong ibig siyang makapose. Noon ang isyu ito, pero pinatunayan na ito sa ngayon ng mga nakararaming mga kababayan natin sa Amerika ang ganitong pag-uugali ng panganay na anak ni Rufa Gutierrez, dahil ilan sa mga ito ay may patunay sa kanilang mga nakuhang video tungkol sa pang-islab ng dalaga sa kanila. Mismong ang ina nitong si Rufa ang nagkumpirma tungkol nga dito sa totoong pag-uugali ng kanyang panganay na anak. Inamin niya mismo ito sa publiko nang maka-interview siya online ng matikang showbiz columnist na si Aster Amoyo. Dito ay kanyang inamin ang buong nangyari sa mga panahong bumalik ang kanyang anak na si Lorraine sa Amerika. Ito nga ay galing sa kanyang bakasyon dito sa Pilipinas upang ipagdiwang ang Pasko at bagong taon kasama ang buong angkan ng Gutierrez family, lalong-lalo na sa kanyang inang si Rufa at kapatid na si Binis Bigtas. At ayon sa beauty queen, noon pa man daw ay hindi raw talaga mahilig makipagkapwa taong kanyang panganay na anak dahil sobra raw talaga itong mahihiyain sa mga taong hindi nito kakilala. Totoo naman raw talaga ang dahilan nito. At ayon sa kanyang anak, hindi naman daw siya full-time na artista para pagpiestahan ng mga taong gusto makapag-picture at makipag-selfie sa kanya. Dagdag pa ng actress beauty queen, kabaliktaran raw itong anak niya na panganay sa kanyang kapatid na si Binis, dahil may pagkakalog daw itong bunsong anak at hindi nahihiyang makipagsalamuha sa ibang tao. Ang naging payag ni Rufa sa kanyang interview na yung kay Aster, alam mo Tita Aster, expect ko na talaga noon pa yan, kaya natatakot din ako sa mga magiging reaksyon ng mga tao na makikisalamuha ng panganay ko, lalong-lalo na ang gusto magpapicture sa kanya at baka ma-misinterpret nila ang anak ko. Sa mga nangyari dyan sa mga kababayan natin sa US, humihingi po ako ng pasensya para sa anak ko. Sadyang hindi lang talaga siya mahilig in public. Pero ganun pa man, inamin rin ng actress beauty queen na kahit siya mismo ay nakakatanggap ng mga panghusga at mapanira mga komento tungkol sa pag-ugali na pinapakita ng kanyang panganay na anak sa ibang tao. At ayon pa sa kanya, sadyang mailap lang talaga sa Lorraine pagdating sa mga bagay na ito. At noon pa man daw, ay kanya na itong pinagsabihan na umiwas sa mga taong hindi nito kakilala, lalong-lalo na sa Amerika na marami ang halang nakaluluwa, kahit pa raw sa mga kapwa nila Pilipino roon. Hindi naman raw masama na ipagbawal sa anak ang mga ganitong pangyayari, at nag-iingatan nito ito para sa kanyang kaligtasan, lalong-lalo na wala raw ito sa kanyang poder para gabayan at bantayan sa kanyang buhay, at ito ay bilang estudyante sa Amerika. At sinabi na nito noong paman raw na may misinterpret na daw ito ng mga tao ang mga ginagawang hindi pamamansin ng kanyang anak sa mga kababayan natin sa Amerika. Samantala, back to work na si Rufa Gutierrez last week for MOMs or Miss on a Mission ng New Channel 2 ng All TV. Ilang weeks din naman siya nag-enjoy sa kanyang holidays kasama nga mga anak na sina Lorraine at Binis Bigtas. Kaya excited din siyang mag-work muli with Mariel Rodriguez Padilla at Ciara Soto. Noong nakaraang Biyernes, umalis ang panganay na anak na si Lorraine pabalik ng Los Angeles, California para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Pepperdine University sa Malibu. Siyempre, naging emotional na naman si Rufa sa kanyang pagdating sa airport at pag-uwi nito ng bahay na parang ayaw na nitong pabalikin pa ng Amerika ang kanyang panganay. Hanggang maaari, ayaw sana niyang mawala sa kanya ang kanyang mga anak. Pero siyempre, masaya siya sa patuloy nitong inutupad ang pangarap na makapag-aral nga sa nasabing university. Dahil noon pa man raw, kilala na ang naturang institusyon sa pag-ubog, lalong-lalo na sa mga Pilipino na gustong magkaroon ng payak at pulidong kalaman sa naturang kurso.
And soon, ang isa pa na magpapaiyak sa actress beauty queen na si Rupa Gutierrez ay ang nalalapit na desisyon ng kanyang bunsong anak na si Binis na mag-aaral rin abroad. Ang alam namin, gustong pag-aralin ni Yelmas Mikla si Binis sa isang boarding school sa London, United Kingdom. Pero, mas gusto yata ang bunso ni Rupa na sa Amerika rin mag-aral para malapit raw ito sa kanyang kapatid na si Lorraine Bicas. Anyway, ikinuwento nga pala ni Alabel Rama sa kanyang mga showbiz media friends na nito lamang mga nagdang Pasko at bagong taon ay palagi raw nakakausap ni na Lorraine at Binis Bicas ang kanilang tatay. Close na nga raw talaga ang mga anak ni Rupa sa kanilang amang si Yelmas at inamin ng kanyang dalawang apo sa kanya na halos hindi raw pinapalagpas ng dalawang araw ng kanilang ama na tumawag sa kanila. Ito'y upang kamustahin ng mga ito, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. At kahit galaw naman si Rupa, nakakausap sa Yelmas. At ito ay inamin na mismo ni Annabel. At ayon sa kanya, wala na siyang pakialam kung anong mga bagay raw ang napag-uusapan ng dating mag-asawa.